Magandang araw po muli mga kalipi. Muli ka po muli sa ating YouTube channel. Ito po muli si Kuya Mamo. Muli pong bumabalik sa inyo ng isang magandang umaga sa araw na ito. For today's vlog, andito muli tayo mga kalipi sa Barangay Santa Lourdes. At mayroon pong nag-request sa atin, sa ating mga viewers, na puntahan ko rito ang pamilya ni Kuya Charles Dulana dito po sa barangay na ito. At pumihingi po ng tulong. Tignan natin mga kalibi kung anong tulong po ang maaari natin igawan sa kanya. Kaya naman, andito kami ngayon sa araw na ito. Kasama ko po yung ating kasamang vlogger ng Pretoria, si Kuya Moto. At tutunguhin namin yung bahay ni Kuya Charlie sa araw na ito. So, antabi lang po mga kalibi. So, patungo na po tayo mga kalipi sa lugar kung saan po ang bahay ni Kuya Charles. Ano? So, dito po yung daanan ayon dito sa ating napatanungan. At titignan natin dito kung makikita natin yung kanyang bahay. So, gandang tanghali po, Brad. Saan ba dito yung pwede magtanong? Saan ba dito yung bahay ni Charles Dulana? Diyan, diyan, banda sa taas. Okay, pupunta namin ha. Thank you, thank you. So ito mga kalipi yung taga rito na pag nagtanong tayo. At ito na po yung dito yata nakatira. Si Charlie saan nakatira dito? Ah, dito. Tugang ko ito. Ah, tugang mo. Kapatid mo. Ito yata. Ikaw si Charles? Ayun. So asawa ka niya? Opo. So ito po mga kalipi yung sadya natin dito. At nakita natin yung yung sitwasyon. So magandang tagalog. Kita kayo magtagalog? So mga kalipi, andito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Charles. At isa nga po ito sa request sa atin ng isang viewers natin na puntahan natin at tingnan natin kung ano ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. So andito ngayon at nakita natin yung sitwasyon at magtatanong po tayo kung ano ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay. So magandang hapon po, ate at kuya, Charles. Andito kami dahil gusto naming tumulong. Gusto naming magtabang, ano? Gusto naming tumulong sa inyo, kahit na konting bagay, pero palagay ko naman, malaking bagay na sa inyo yan. Ngayon, ano ba ang kinabubuhay mo? Ano ang hanap buhay mo? Tarok. So kunya, ano ba kung matagtarok? May mahal ko nga, raha. Ah, raha. Opo. Ano pa po? Ano pa po? Sige. Ah, yung gano'n. Ah, yung gano'n. Ah, yung gano'n. Kumbaga, gano'n. Opo, kuya na. Ito rin po mga kalipi, yung isa sa uri ng hanap buhay ni Kuya Charles, ano? Yung paggagawa ng walis tingting. So, pagkano ang isang ganito? 20 ha? 20 lang, ano? Opo. So 20, nakakailan kasi isang araw? Kunyang, 20 bukos man. 20, hindi nakaka-400 ka rin, ano? So nakaka-20 raw sila dahil tulong-tulong kayo, ano? Tabang-tabang ka mag-turuga, mag-araki, ano? Magpamilya. So nakakatulong, hindi yung mga anak niya kasi malaki na. So balita ko yung mga anak niyo nag-aral ngayon, yung iba, ano? Yung bunso. Pero yung mga ano na, panganay, walang hindi nakapag-aral? Wala eh. So, mula grade 1 hindi talaga nakapag-aral? Gusto duwa ko man eh, yung babae ko. Yung babae mo ngayon nakapag-aral? Opo. Ayun daw babae mo, pero yung mga panganay na tulad nito, hindi nakapag-aral yan? Wala eh, habo mo nga ni. Ah, ayaw mag-aral. Gusto pa niyang niyan. Bayaan yung karabang paroy, wapasan. Ah, so ito mga kalipi, yung sabi ni nanay, yung mga panganay niyang anak, nakakatulong naman sa kanilang pamumuhay.
naghahakot ng mga palay kung mayroong nagpapaani, ano? Oo, oo, oo. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, anihan ngayon dito. So, malaking tulong itong, ilan yung binata mong ganito? Kung yan, dua. Ah, dalawang malaki, ano? Oo. Dalawang malaki ito. So, malaking tulong na ito sa inyo. Oo. Pero binibigay naman sa inyo yung kanilang kinikita. Oo. Good boy. So, bukod dito sa pagwawalis, paggagawa ng tingting, nagkakahoy ka ng panggatong, binibinta mo rin? Ang gatong mo. Sabihin, ano ang hanap buhay talaga? Kahoy talaga. Yan lang po. Hanap buhay, ibig sabihin, yung kahoy, binibinta para maging bigas. Oo. So, ibig sabihin, yung hanap buhay ninyo, bukod sa paggagawa ng tingting, walis tingting, nag-iipon kayo ng panggatong, kahoy ng panggatong, upang may makabili kayo ng pagkain para sa pamilya ninyo. Opo. So mga kalipi, medyo miserably yung kanilang pamumuhay sapagkat ilan ba yung anak nyo ngayon? Ano? So ano, mabuti na lang at mayroong anak sila na nakakatulong sa kanila. Magamata nakakatulong mga kalipi, pero alam naman natin na sa isang tulad nito na anak niya na hindi nakapag-aral ay siguradong mabigat ang trabaho ng kanyang kinakaharap sa kasalukuyan. So ibig sabihin, sa pag-ikot ng buhay ninyo dito sa probinsya ay nakakaraos naman kayo kahit papaano. Nakakaraos naman kayo, no? Dahil may tiyaga, may sipag. So ito lang ang magandang pakinggan mga kalipi dito sa mag-asawang ito sapagkat nagsusumikap silang maiahon ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng legal na pamaraan. Kahit pa ito ay isang napakaliit na bagay na hanap buhay, ay legal naman ito. At sabi nila ay nakakaraos naman sila sa kanilang pamumuhay. Kaya kami narito ay gusto naming makatulong sa inyo. Naghahanap talaga kami ng isang pamilya na katulad ninyo na medyo nagpuporsige sa buhay. At sa kabila ng pagpuporsige ay hikaos pa rin, ano? Opo. So ibig sabihin, tios pa rin. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kahit pa 10 kilong bigas lamang. Opo. Upang makaraos kayo ng ilang araw. Opo. Ano? Opo. Ngayon, hihingi tayo sa ating mga manunood dito sa YouTube o kaya naman sa Facebook page. Mga kalipi, ay alito muli si Kuya Mamo at kasama ko po si Kuya Muto. Siya po ang nagkakamera sa akin ngayon. Humihingi po kami ng gabay sa inyo, kaya naman tulong para naman sa kanila. Kung kayo po ay mayroon pong ginutuang puso at gusto niyo pong tumulong sa isang tulad ng mag-asawang ito, ay bukas po ang aming palad upang tanggapin ang inyong bukal sa kaluubang tulong. Sapagkat ito po ang tulad po nila, ang karapat-dapat na bigyan natin ng tulong. Kahit papano. Siguro naman, wala na tayong ibang pag-usapan. O ito, makakabili kayo dito ng 10 kilong bigas. Salamat po. Pansamantala lang yan. Opo. Kung mayroong magbigay sa atin ng tulong mula doon sa ating mga manunood dito sa ating YouTube channel, ay ipapaabot ko sa inyo ng buong-buo. Ha? Opo. Kung may mahirap sa inyo, itataob yan sa inyo. Opo. Ayan? Opo, opo. Sana may mahirap. Ha? Sana may mayroong maawa sa atin, sa ating panawagan, sa ating mga viewers, na mabigyan kayo kahit na konti lang. Sapagkat mga kalipi, ang kunting tulong ninyo ay napakalaking bagay na po sa kanila yon. So, sino-sino pa nga ba ang magtutulungan sa atin dito, sa ating bayan, kundi tayo-tayo lang. So, inaasahan ko po na kayo po ay makakatulong sa amin. Kahit kunti lang po, kahit kunti lang, ay malaking bagay na po sa amin yan. Kami po ay magpapaalam na, pansamantala. Ngunit babalik kami kapag mayroon na pong tumugon doon po sa ating karaingan, sa ating mga viewers. Kasi mayroon mga tayong mga viewers na nasa ibang bansa, may mga trabaho sila. Kunting bagay lang naman ang hinihingi natin. Kasi sabi nga ba, share your blessings. Ano? Kung ano ang mga blessings na naibibigay sa kanilang Diyos, maaari naman tayo humingi kahit kunti. So, pansamantala muna kami aalis, ha? Babalik kami kapag mayroon na pong tumugon. So, ito po muli mga kalipi, si Kuya Mamo, kung kayo po ang mayroong mga ganito ang puso, ay hinihintay ko po ang inyong kasagutan. Kung kayo po ay, kung gusto niyo po ang aking video, mga kalipi, ay
ay paki-like lang at paki-subscribe sa aking YouTube channel at paki-follow na lang po yung aking Facebook page, Kuya Mamo po. At muli po akong nag-aanyaya po sa inyo na panoorin niyo po ang aking vlog na ito upang sa ganun naman ay makatulong po kayo sa ating mga kababayan. Huwag niyo pong skip yung aking ad sa YouTube channel ko sa Kuya Mamo sapagkat doon po tayo kumukuha ng mga pantulong dito sa kanila. Maraming salamat po. Bye-bye.